niya. Siya ang the best sa halos lahat ng bagay. At ang mga sakripisyo na handa niyang gawin para sa anak ay wala nang makagagawa pa kung hindi tanging siya lamang. Kaya nga, kahanga-hanga kung paanong ang isang yaya ay handang magsakripisyo at mag-alay ng pagmamahal sa mga batang hindi naman siya ang nagluwal sa mundo, pero itinuring niyang tunay na anak. Yan ang kwento ni Basyon, ang the best inang yaya. Kasi ako naman lang nag-ano sa ila, nag-alaga. Parang mga anak ko na sila. The best magbigay ng pagmamahal ang isang ina. Walang kondisyon at alintana. Wala rin panahon at pagkakataong pinipili. Pero ang magkapatid na Roro at Ryan Dacudao ng Davao City, maging ang kapatid nilang si Camille na nasa ibang bansa, nakaranas ng pagmamahal at pag-aruga na kahit galing sa ibang tao, may hahalin tulad sa ibinibigay ng isang tunay na ina. Hindi pala talaga kayo taga Davao, taga Silay kayo sa Negros. Apo. Paano kayo napadpad ng Davao? Papunta ko dito ng Lawlaya. Para mag-alaga? Mag-alaga, Sheila. Okay naman sa inyo mag-alaga ng bata? Okay lang. Mahilig kayo? Opo. Taong 1978, nang magsimulang magtrabaho bilang yaya si Salvacion Porcel o Yaya Basyon. Mabilis na napamahal sa kanya ang mga alagang sina Roro at Ryan Dacudao, anak ng mag-asawang Bobby at Leia. Siya nag-take care sa amin and teach sa amin ang mga values. Maging ang bunso nila noong si Camille na ipinanganak noong 1997, siya ang nag-alaga. Pati daw yung mga paniniwala mo, kapag kumikidlat, kumukulog, eh, magsisindi ka ng kandila. Oo, magsindi daw ng kandila. Mag-stop daw ang kidlat. Oh, ang galing mo, Yaya! Hello. Pero isang taon matapos ipanganak ang bunso, napatay sa pagkakabaril ang kanilang inang si Leia. Malungkot. Matagal kang na ano, naka-recover kami. Paano mo dinisisyonan na manatili ka dito sa pamilya Dacudao? Awa ko sa kanila. Ay, yung si Roro, baka mag-alis si nanay kay wala na si mami. Sabi ko, hindi ko mag-alis. Mamiss ko man sila kung hindi ko makita. Sa gitna nga raw ng ganitong mga klaseng pagsubok, nakikilala ang tunay na pagkatao. Mula sa pagiging the best na yaya, sinubukan ni Basyon na tumayo bilang isang ina. Dito kay Roro, ito ang unang-unang mong inalagaan. Anong natatandaan mo na palaki mo sa kanya? Yung mag-alis ako, pagbalik ko may ipasalubong ako sa kanya. Mga toys. Every since nung maliit pa ako, like pag ano, umali siya, malala ko sinasabihan ko siya, like, nanay something, yung something na yun, meaning pasalubong. So yung pag umuwi, kapag may dala na siyang something to me. Ano ang pinakamahirap na bahagi ng pag-aalaga ng tatlong bata? Yung kasakit, ginabantayan ko hanggang maaga. Okay. Hindi ako makatulog. Kaya hanggang ngayon, sa edad na mahigit 60, ni hindi na nakapag-asawa ang kung tawagin na nila ngayon si Nanay Basyon. Dahil malalaki na ang mga alaga, sina Roro at Ryan, bawang may sarili ng buhay. At si Camille, nasa ibang bansa naman. Para sa pamilya Dacudao, the best na yaya sa buong mundo, si Nanay Basyon. Ang pagmamahal mo sa kanila, parang pagmamahal na rin ng isang ina, no? Kasi ako naman lang nag-ano sa ila, nag-alaga. Parang mga anak ko na sila. So Roro, paano siya bilang nanay at yaya all together? Instinctively, I lean on her na wala. Mm-hmm. And times, especially mga younger years ko. So mahal niyo siya? Yeah. Nay, bakit kayo naiiyak? Dali ako makaiyak.
Madali kang mag-iyak. Mm-hmm. Pag silang dalawa na nagsasalita. Ha? Pero alam mo naman, di ba, Yaya, na mahal ka nila. Alam po. O, kaya hindi mo na sila kailanman iiwan. Hindi. O, yan, ang mga magdananay, di ba?